Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang 17th tagpo, ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Dahil sa halamang gamot na ibinigay ni Mang Leryo, ay binantayan namin si Bulik. Ngunit nananatili pa rin itong nakalupaypay, bagsak ang tuka, at halos hindi na gumagalaw. Pagsapit ng ating gabi, ay isa-isa na rin nagpaalam si Mang Tonyo at Mang Eming. Si Mang Leryo naman ay nanatili doon. Si Damian ay nakatulog na. Dinig na dinig ang lakas ng hilik nito. At maging si Buying ay nakatulog na rin. Hanggang si Mang Leryo ay nakatulog na din. Ako'y nakakaramdam na rin ng antok. Subalit pinipilit ko pa ding magising. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Nang bigla akong maalimpungatan. Pagkamulat ko, may taong hawak-hawak niya, si Bulik. Buhat-buhat niya to. At parang kinukuha si Bulik. Kung kaya't napabalikwas ako. Kaagad akong bumangon. Sino po kayo? Tanong ko. Tumingin sa akin ang lalaki. At nakaramdam ako ng kakaiba sa tingin pa lamang nito. Tama. Hindi nga ako nagkamali. At tama din ang sinabi ni Lolo Tasio. Pinahanga mo ako, Hompong. Manghang-mangha ako sa sinabi ng lalaki. Ngunit ang labis kong ikinagulat ay kakilala niya si Lolo Tasio. At ngayon ko pa lamang nakita ang lalaking ito. At iba rin siya sa lalaking nakita ko na may dala-dala kay Bulik nung nakaraan. Ang lalaking ito ay sa tingin ko ay may edad na rin, ngunit di hamak na mas may edad sila Mang Tonyo. Subalit ang pangangatawan ng lalaking ito ay may kakisigan at may katangkaran. Hawak-hawak niya si Bulik at hinihimas-himas niya. At si Bulik naman ay kitang-kitang tila hindi na nanlulupaypay. Animoy nagbalik na to sa dati na itong lakas at sigla. At sa bawat paghimas ng lalaking ito kay Bulik, ay tila nanunumbalik ang sigla ni Bulik. Manghang-mangha ako sa ipinamalas ng lalaki. Bukod pa dun, ay parang napakaamo ni Bulik sa lalaki. Ilang sandali pa, ay muling nagsalita ang lalaki. Huwag ka lamang magbabago, Ompo. At panatiliin mo ang iyong kababaang loob. At ibinalik na niyang muli sa akin si Bulik. At dahil doon ay hindi ko maiwasang mapatanong, paano niyo po nakilala si Lolo Tasio? Nakatingin lamang ang lalaki sa akin nang bigla akong makarinig ng sigaw. Ompong! Ompong! Asan ka na? Ompong! Nawawala si Bulik! Ompong! Nagsisigaw si Damian na parang naalimpungatan ito nang hindi agad napansin si Bulik. Kung kaya't kaagad kong nilingon si Damian. At dahil dun ay nagsipaggisingan na rin sina Buying at Mang Leryo. At nang lingunin kong muli ang lalaki ay wala na ito.
at parang wala itong nawala sa aking harapan. Obong! Nasa sa'yo na pala si Bulik eh. Pinakaba mo ako. Akala ko tuloy kung nasaan eh. Sambit pa ni Damian. Obong! Mukhang nakaligtas si Bulik ah. Sambit naman ni Mang Leryo. Mukhang nanumbalik na siya sa kanyang dating lakas. Dagdag pa ni Mang Leryo. Oo nga, Umpong. Mukhang nanumbalik na ang lakas ni Bulik. Mabuti na lang talaga at hindi ako nakatulog. At nabantayan nating magdamag si Bulik, no? Sagot pa ni Damian. Anong hindi nakatulog? Eh, para kang dumadahak sa lakas ng hilig mo eh kanina. Sagot naman ni Buing. Ako naman ay nakatuon lang ang aking pansin kay Bulik. Na magpasa hanggang ngayon. Imanghang-mangha. Nananumbalik na nga ang liksi ni Bulik. Sinubukan ko pa itong ibaba sa lupa. At kagaya nga ng dati, ay nanumbalik na ang kanyang liksi. Ilang sandali pa, ay muling nagsalita si Mang Leryo. Kahanga-hanga talagang yung Bulik, Damian. Hindi ko pa maaaring ilad sa iyong kabuuan nung aking panig. Subalit, ang laso na ginamit kay Bulik ay hindi pang karaniwan. Ang mangyayari ay mapaparilsa muna ang katawan ng manok hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. At kung makaligtas man, aabutin pa ng halos isang linggo bago man lamang makatayo ang manok. Subalit ang iyong panabong ay kahanga-hanga. Sadyang may kahiwagaan ang iyong manok, Ompo. Kung kaya't ang gamot na aking inilapat kay Bulik ay masasabi kong walang kasiguruhan. Sabi pa ni Mang Leryo. Eh, ganun pa man po, Mang Leryo. Maraming maraming salamat pa rin po. At alam ko po na ang gamot na ibinigay nyo, eh kahit pa paano po, ay nakatulong sa paggaling ni Bulik. Sambit ko pa kay Mang Leryo. Ngunit bukod dun, ay kinakailangan kong makapunta kaagad kay Lolo Tasio. Upang ipaalam kay Lolo Tasio ang nangyari at makapagpasalamat dahil sa paggaling ni Bulik. Bukod pa dun, eh para matanong ko na rin si Lolo Tasio kung sino ang lalaki na yun na biglang nagpakita at bigla ding nawala. Dahil dun ay hindi na kami nakatulog pa at nag-antay na lamang ng pagbukang liwayway. Pagsapit nun, ay nagsabi na ako kina Buing at Damian. Buing, Damian, kinakailangan ko muling ang inyong tulong. Samahan niyo muli ako sa kakahuyan. Sambit ko habang kausap ko ang dalawa. Tumango naman yung dalawa bilang pagsang-ayon sa akin. Nang maya-maya pa, ay biglang nagsalita si Mang Leryo. Babalik ba kayo sa kakahuyan? Tahas ang tanong ni Mang Leryo. At dahil dun ay biglang napatingin sa akin si Damian at si Buing na parang nanlaki ang mga mata. Ako din ay medyo nagulat sa sinabing yun ni Mang Leryo. Nangangahulugan lamang na alam niyang nagpapabalik-balik kami sa kakahuyan. Tumango lamang ako bilang tugon ko sa katanungan ni Mang Leryo. Mang Leryo, paano yung nalaman na nagtutungo kami sa kakahuyan? Biglang tanong ni Damian. Tumingin si Mang Leryo kay Damian na parang may nais sabihin. Subalit na natiling tikom ang bibig nito. Meron akong alam na daan. Sa tingin ko eh,
mas magiging ligtas ka sa daan na yun, Umpong. Kinakailangan mo lamang magtiwala sa akin. Sambit pa ni Mang Leryo. Saan po ba yun, Mang Leryo? Tanong ko. Sasamahan kita. Wala pang ibang nakakalam ng daanan na yun. Ako lamang. Sagot naman ni Mang Leryo. Agad-agad ay nagkatinginan si Damian at Buin. At napatingin din sa akin. Napawang umiiling ang kanilang mga ulo. Eh, kung ganun po, Mang Leryo, isasamahan namin si Umpong. Hindi po siya pa pwedeng lumakad ng nag-iisa. Biglang sagot naman ni Damian. Tama po. Kailangan kasama kami ni Kuya. Sagot naman ni Buing. Hanggat maaari, eh maiwan na lamang kayong dalawa. Dahil kapag madami tayo, eh baka may nakatukla sa daan na yun. Sagot naman ni Mang Leryo. At dahil doon ay agad-agad akong hinila ni Buing at ni Damian. Kuya, huwag kang magpapalin lang. Nagawa na niya ng hindi maganda si Bulik. Hindi malayong ulitin niya yun. Sabi ni Buing. Siya nga doon ay, Umpong. Tinrider ka na niyan, Umpong. Huwag ka na magtiwala. Dagdag pa ni Damian. Dahil doon ay napaisip ako kung anong gagawin. Tama nga naman sila Damian at Buing. Pero kailangan ko ding makarating kina Lolo Tasyo sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, ay saka ako nakapagpasya. Sige po, Mang Leryo. Sasama po ako sa inyo. Ako lamang po mag-isa. Sagot ko. Pagkadinig nun ay napalokso sila Damian. Opong! Ano bang ginagawa mo? Sampit ni Damian. Matapos yun ay nagsalita muli ako. Sasama po ako, Mang Leryo, pero iiwan ko po si Bulik. Iiwan ko po siya dito upang mabantayan ni Buing at ni Damian. Dagdag ko pa. Maaari bang bantayan yung maigi si Bulik? Bilin ko kina Buing at Damian. At dahil doon ay wala nang nagawa sila Damian, kundi magpaubaya na lamang sa aking kapasyahan. Muli ay binulungan ako ni Damian. Umpong, sigurado ka ba dyan? Ganyan ka ba katiwala kay Mang Leryo? Tanong ni Damian. Magtiwala lang tayo, Damian. Yun ang kailangan kong gawin para makabalik sa kakahuyan. At isa pa, ang kailangan nila ay si Bulik. Kung kaya't kailangan yung bantayan maigi si Bulik, sagot ko. Sa bagay, tama ako. Umpong, ikaw nang bahala, ha? Sagot naman ni Damian. At ilang sandali pa, ay tumulak na kami ni Mang Leryo patungo sa kakahuyan. Nauuna sa paglalakad si Mang Leryo at ako ay nasa kanyang likuran. Sinusundan ko lamang ang kanyang lakad at kitang-kita ko na may nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran. At kagaya nga ng naunang sinabi ni Mang Leryo, ay iba ang daang tinahak namin. Parang paikot sa aming baryo ang aming ginawa. At totoo ngang walang ibang nakakaalam ng dinaanan namin. Maging ako ay ngayon ko lamang nalaman ang daang tinatahak namin. Mabilis kaming naglalakad sa tinatahak naming daan. Ngunit napapansin kong tahimik lamang si Mang Leryo. At tila palingalinga ito sa paligid na parang may inaantabayanan. Tinatandaan kong maiging aming dinadaanan. Ang bawat makita akong marka
ay aking pilit inaalala. Dahil itong dinaanan namin ay talagang napapaligiran ng mga puno. Mga naglalakihan at tila wala talagang dumadaan dito. Habang tinatandaan kong aming nilalakaran, ay pinagmamasdan ko rin si Mang Leryo na sa puntong ito ay bahagya ng nauuna sa akin habang kami naglalakad. Lakad lang kami ng lakad. At lakad lang kami ng walang kibuan. Tila nagpapakiramdaman lamang. Dahil doon ay nakakaramdam ako ng konting nervyos. Pero isinaisip ko na lamang na si Mang Leryo lamang ang nakakaalam ng daanang ito. Kung kaya't kinakailangan kong magtiwala sa kanya. At isa pa, naniniwala ako na sa kabila ng nagawa ni Mang Leryo na yun, ay mabuting tao pa rin siya. Habang naglalakad kami, ay unti-unti namang sumisikat na ang haring araw. Kung kaya't unti-unti nang lumiliwanag ang kapaligiran. Maya-maya pa ay nagsalita si Mang Leryo. Ampong, hindi ka ba nagtataka na dinala kita dito? Bungad sa akin ni Mang Leryo. Hindi naman po. Dahil ang sabi niyo po ay kayo lamang po ang nakakaalam ng daan na ito. Sagot ko. Sa kabila ng nagawa ko sa iyo, nakuha mo pa rin magtiwala sa akin? Tanong ni Mang Leryo. Na habang sinasabi yun, ay nakangisi. Nabahagya akong ipinagtaka. Oo naman po, Mang Leryo. Sagot ko. Humarap sa akin si Mang Leryo at nakatitig lamang sa akin. Bakit mo ginawa yun, Ompong? Hindi mo ba alam na pwede kong ulitin ang ginawa ko kay Bulik at sa'yo ko naman gawin? Sagot naman ni Mang Leryo. Hindi ko naman po iniisip yun, Mang Leryo. Ang iniisip ko po ay nagtiwala po kayo sa akin dati na kahit hindi naman talaga ako mananabong, pinagkatiwalaan ninyo ako. At naniniwala ako na kahit nakagawa po kayo ng pagkakamali, ay mabuting tao pa rin po kayo. Sagot ko. Dahil doon ay napayoko si Mang Leryo. Ompong, hindi kita masisisi kung pagdudahan mo ang aking pagkatao. Dahil tama naman sina Tonyo at Eming. Isa akong traitor. Tenrider ko kayo. Sagot pa ni Mang Leryo. Ako naman ay nakatingin lamang kay Mang Leryo at pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi. Ang totoo niyan, Ompong, ako ang naglagay ng lason kay Bulik. Ngunit sa utos yun ni Tem yung tari. Pagkarinig ko nun ay bahagya akong nagulat sa sinabi ni Mang Leryo. Bagamat inaasahan ko na ang ibang sasabihin niyang yun, ngunit nang marinig ko mismo kay Mang Leryo, ay nakaramdam pa rin ako ng pagkagulat. Sa maniwala ka o hindi, Ompong, napilitan lamang akong gawin yun. Labag sa aking kalooban. Ilang taon nang nakalipas nang nakaranas ng kakaibang karamdaman ng aking anak. At bilang ama, hinalughog ko ang ating baryo at maging ang ating mga kalapit baryo sa paghahanap ng lunas para sa aking anak.
Humingi ako ng tulong kung kani-kanino. Upang makahanap ng manggagamot na maaaring makapaghatid ng lunas sa aking anak. Subalit halos lahat na inanapitan ko. At lahat ng tangkang tumulong sa akin ay hindi napagaling ang aking anak. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Doon ko nakilala si Tandang Pitong. At nakilala ko si Tandang Pitong sa pamamagitan ni Temyong Tari. Tinulungan ako ni Temyong upang mahanap si Tandang Pitong. At si Tandang Pitong ang nakapagpagaling sa aking anak. Paglalahad pa ni Mang Leryo. Nitong nabalitaan ni Temyong na nagpapanalo ka sa mga sabong, ay pinanood niya ang isa sa mga laban mo. At ganun na lamang ang pagkamangha niya kay Bulik. Ayon kay Temyong, ay may kakaiba sa iyong manukompong. Kung kaya't kinausap niya ako patungkol sa iyo at kay Bulik. Tandang-tanda ako pa na ang una kong sinabi sa kanya ay wala akong masyadong nalalaman sa panabong ni Ompong. Dahil ang katotohanan ay hindi ka naman talaga mananabong, di ba, Ompong? Paglilinaw pa ni Mang Leryo na sinang-ayunan ko naman. Nung maikwento ko yun, eh dahil doon ay lalong namangha si Temyong kay Bulik at humingi na ito ng tulong sa akin. Subalit ng mga sandaling yun, eh pakiramdam ko eh nalalagay kita sa alanganin, Ompong. Kung kaya't tinanggihan ko si Temyong. Ngunit dahil doon ay muli niyang pinaalala sa akin ang nangyari sa aking anak. Na kung hindi daw dahil sa kanya, ay maaaring hindi gumaling ang aking anak. Dahil dun ay wala akong nagawa. Dahil totoo namang, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Napilitan akong sumunod sa kanyang utos. At pinasundan ka sa akin. Ako ang sumusunod sa iyo, sa kakahuyan. Nung unang beses. At nang muli kami magkita ni Temyong, ay sinabi ko kay Temyong ang aking nilalaman tungkol sa iyo. Kung kaya't ang mga sumunod na pangyayari na kung sakaling nakaramdam ka ng sumusunod sa iyo, ay si Temyong ang may kagagawa na. Paglalahad pa ni Mang Leryo. Nagpatuloy pa sa paglalahad si Mang Leryo. At dahil sa nagsunod-sunod lalo ang panalo ni Bulik, eh lalong naging marubdob ang pagnanais ni Temyong Tari na talunin ang panabong mo, Ompong. Lalo pa nung tinalo mo ang manok ni Mang Persing na kanyang pinsan. Kwento pa ni Mang Leryo. Ako naman ay gulat na gulat sa mga nalaman ko mula kay Mang Leryo. Nakaawang lamang ang aking bibig habang pinakikinggan ang panig ni Mang Leryo. Para sa iyong kaalaman, Ompong, pakiwari ni Temyong Tari ay walang ibang makakatalo sa kanya sa lugar natin, lalo na pagdating sa sabong. Ngunit nang makita niya si Bulik, ay doon lamang siya nagkaroon ng masasabi kong agam-agam. Yun ang dahilan kung bakit pinasundan ka sa akin ni Temyong Tari. Labagman sa aking kalooban, ay ginawa ko yun. Sinundan kita, Ompong. At makailang beses kitang nakita sa kakahuyan. Pagpapatuloy pa ni Mang Leryo. At pagkadinig ko nun, ay tila nakaramdam ako ng kakaibang takot.
Dahil baka nalaman na ni Mang Leryo at ni Temyong Tari ang aking lihim na mahigpit na ipinagbabawal ni Lolo Tasio. Ngunit nananatiling tikom ang aking bibig at nakikinig lamang ng taimtim sa sasabihin ni Mang Leryo. Bagamat sinundan kita sa Kakahuyan, Umpong, eh hanggang dun lamang ako nakasunod sa iyo. At yun lamang din ang nasabi ko kay Temyong Tari. Kung ano man ang ginagawa mo sa Kakahuyan, kung ano man ang iyong lihim dun, ay hindi ko na yun inilampa. Paglalahad pa ni Mang Leryo. Dahil dun eh parang nabunutan ako ng tinik nang marinig ko yun mula mismo kay Mang Leryo. Subalit, ang dahilan kung bakit hindi ko ito masabi kagabi, kaharap si Natonyo at Eming, ay may sinabi pa kasi sa akin si Temyong Tari na kung may makakaalam daw ng sinabi kong ito, ay malaki daw ang posibilidad na mabalik ang karamdaman ng aking anak. Kung kaya't tuudupigil ko ang aking sarili na isiwalat ang aking mga nalalaman, tinanggap ko na lamang ang mga sinabi sa akin kagabi para lamang sa aking pamilya, paglalahad pa ni Mang Leryo. Yun din ang dahilan bakit kita dinala dito, Umpong, sa ilang na party na ito. At inantay ko na sumikat ang araw para lamang maibulalas ko naman ang aking panig at maging ang aking mga hinaing, at para maunawaan mo rin ang lubusan ng aking kinatatayuan. Tandaan mo, Umpong, sa'yo ko lamang ito sinabi. Pero sana ang isiniwalat kong ito ay manatiling lihim. Dahil paniniwala ako ay may mga lihim na pamamaraan si Temyong Tari na malaman ng mga ito. May mga pamamaraan siya, mga lihim na karunungan, banggit pa ni Mang Leryo. Yan din ang dahilan bakit ko nagawa ang karumal-dumal na bagay niyo kay Bulik. Dahil kung hindi, eh maaaring magkasakit muli ng aking anak. Kung kaya't lubos-lubos ang aking paghingi ng tawad sa iyo. At laking pasalamat ko din talaga sa iyo, Umpong. At tinanggap mo ang aking paghingi ng tawad. Dagdag pa ni Mang Leryo. Habang nag-uusap kami ni Mang Leryo, ay kitang-kita ko ang pagsisisi na banaag sa kanyang mukha. Hanggang sa bigla na lamang huminto sa paglalakad si Mang Leryo. Matapos yun, ay bigla itong bumunot ng kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Kung kaya't napahinto rin ako dahil dito. Umpong, tawag ni Mang Leryo sa akin. At sabay humarap ito sa akin habang hawak-hawak ang kanyang itak. At kitang-kita ko ang higpit ng pagkakahawak sa puluhan ng itak ni Mang Leryo. Tila napakatalim din ang tingin niya ito sa akin. Gulat na gulat ako sa ikinilos ni Mang Leryo na sa isang iglap ay biglang nagbago. Umpong! Umpong! Umupo ka! Madali! At huwag na huwag kang maglikha ng ingay. Biglang utos naman ni Mang Leryo. Kung kaya't yun nga ang ginawa ko, ilang sandali pa ay itinarak ni Mang Leryo ang kanyang itak sa lupa at tila may iginuhit sa lupa sa pamamagitan ng kanyang itak. Muli ay sumenya si Mang Leryo na huwag maglikha ng anumang ingay. Kasunod nun ay nagtago kami sa kanya-kanya naming pwesto. Nang maya-maya pa, eh biglang umihip ang malakas na hangin
na parang may dumaan lang sa amin. Wala naman akong nakita. Subalit naramdaman ko ang malakas na hangin na dumaan. Bigla akong kinabahan at nilukob ang aking pagkatao ng kakaibang nervyos. Nang maya-maya pa, ay nakaramdam ako ng pagkalos ko sa paligid. May naglalakad bukod pa sa amin. At sa puntong ito'y maging ang pagpintig ng aking puso, ay dinig ko na para itong dumadagundong. Hindi kaya nasundan kami? Baka nasundan kami ni Tim yung tari? Kagaya ng pagkabanggit ni Mang Leryo kanina, na may mga lihim na kalaman siya para malaman ang mga bagay-bagay. Hindi kaya natuntun na kami ni Tim yung tari? Sa isip-isip ko. Maya-maya pa'y sininyasan ako ni Mang Leryo na maging alisto kami. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Carlo Garcia dyan po sa may Pangasinan, shout out po. Shoutout din po kay Ma'am Nene Mary Delio. Bon voyage po papuntang Laos. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Gasi Baldeo. Happy birthday po kay Boss Ulysses Boliche. More birthdays to come, more blessings and good health po on August 25. Happy birthday po. Shoutout po ulit kay Boss Michael Timoray TV. May time po kayo, bisita na po channel niya. Michael Timoray TV channel po. Shoutout din po kay Boss Alan Labaco dyan po sa may San Juan, Batangas. At sa mga taga San Juan, Batangas, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa Manhattan Burger and Restaurant dyan po sa Bukandala 3, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Jun Tomas, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Irene Martires. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Don Repatacodo. Shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, Weste Kabatuan, Iloilo, na pinangungunahan ni Kapitan Lito Marcon Tormon, Kagawad Pesoy Marcon Jr., Pedong Jr., Mawan Jr., Nano, Alan, Potot, Chitae, Neneng Shirley, Ana, Menyang, Mayang, Emi, Nonoy, Tonton Tormon, Rio, Rema, Ningning, Noynoy, Todi Marcon, Anten, Lucy Marcon, Ma'am Dina, Jonic, Juday, Joden, Choresca, Carol, Gumban, Neneng Alinday Hambangan, apat na kambal na sina Maki, Patty, Sunny, Nati, Bernadette, Nene, Nika, Mikmik, Albiar, at shoutout din po sa mga taga Mambuyo, Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo, Ang Suligwin, at Simora Family, Maricel, Glenda, Arsenal, si Doña Madam Cerila Marcon, Miranda, binyag na po ng afam niyang apo on August 11, welcome to the Christian world po. Kaya Ma'am Karen Gounder Family, Jomar Marcon, Miranda, at ang cute naman na nabong. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rex Visite. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa lahat ng dicer ng 2428 Gina Store. At sa masugid yung tagahanga na sa big pakinggan ang sunod na ikatagpo ng kwento na si Boss Erwin Talamo. Shoutout po.
At Boss Alfred Calizo Perez, shoutout po sa iyo, Boss. Kay Boss JJ Barcena, shoutout po. At sa wife po ni Boss Needle Brush Tattoo na si Ma'am Mary Joanne, dyan po sa may Bahrain, at sa mga anak nila po, si JP, SL, Wada, Mia, Obet, Jean, Christian, Bian, at sa kanilang bunso po na si Princess, shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo sa Bahrain. Sa tropang nagsasabong ng Barangay Sityo, Nagtupakan Abra na sina Boss Ronron, Tading, ang Farm Boys, Dennis Cabintoy, Boss Robert Fidelis, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Anthony Fidelis. Shoutout din po kay Boss Chris Belangoy, dyan po sa may Jensan City. Kay Ma'am Gracia Buendia, shoutout po. Kay Boss Arthur Dapitilio, shoutout po. Kay Jaden Garcia at kay Ma'am Eden Grace Raton, shoutout po. Kay Boss Matroy Gabriel at sa wife po ni Boss Matroy na si Ma'am Glyza Gabriel na nakikinig po dyan po sa may Toril, Davao City. Team Hayabusa, shoutout po. Tabagan Family sa Cagayan Valley, shoutout po. Kay Boss Cyril Estoke ng Signal Taguig, shoutout po. Shoutout din po kay Au Au ng Outback mula po kay Boss Ruel Gonzalez, shoutout po. Kay Boss Tamin Delgado ng Palawan, shoutout po ito mula po kay Ma'am Rubina Hernandez, shoutout po. Kay Boss Joel Buday, Iloilo, Boss, shoutout po. Kay Boss Nonito Dayot, habang nagpapasada ng kanyang tricycle, shoutout sa iyo, Boss. Diyan po sa may Kalinog, Iloilo, shoutout po ito mula po kay Boss Val Dayot. Kay Ma'am Esmeralda Laiba, shoutout po. At shoutout po to all Saraganhon from Boss Sheila of Kuwait. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang ipromote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chik Chik. So may time po kayo, bisita lang po kasi bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Rosie De Mesa. Happy birthday po, ma'am, on August 30. Happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo, Ma'am Rosie. At happy birthday din po kay Boss Musujin on August 14. More birthdays to come, more blessings and good health. At shoutout din po kaya Boss Jun Limos, ang nag-iisang pinakamamahal sa buhay ni Ma'am Jonalyn Limos, at si Jude Marcos po, ang pamangkin po ni Ma'am Jonalyn. Happy birthday daw po on August 13 and August 15. More birthdays to come, more blessings and good health po. Shoutout po sa inyo. At happy birthday din po kay Heidi Simbahon on August 12. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Ernesto Arisa. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po ulit, Heidi Simbahon. Shoutout po kay Ma'am Mina Virata. Ma'am, shoutout po. Kay Boss Dexter Caranto. Boss, shoutout po. Boss Kenkoy Papot, shoutout po. Boss Inting Riveral, shoutout po. Boss David Lazaro, shoutout po. Boss Kido Dongnifor, shoutout po. Boss Richard Mitra at Beauty ng Silang Cavite, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Shoutout po sa inyo, ingat po kayo sa Qatar. At shoutout din po kina Restituto Lagobrio, Ma'am Ruth Elaba, Ma'am Rosalas, Boss Jet Cagayda, at sa maganda pong may bahay ni Boss na si Ma'am Claire Abasolo, at sa anak po nila si Baby Rizal Gamatan. Dito po sila sa may Nanay Delia's Bake Shop sa may Lawaan, Eastern Samar. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa tropang Sabungero sa may Kalirog, Iloilo. Shoutout mong ito mula po kay Boss Valdayo. Shoutout din po kay Boss Richard Avila, dyan po sa may Anchorage, Alaska. Boss, shoutout po. Ingat po kayo dyan.
Shoutout din po and good luck po sa tropang mananabong ng Bilibid Viejo Quiapo para sa darating na laban sa Mandaluyong Cockpit this coming Saturday and Sunday from Boss Cesar Bautista. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Mark Ronco dyan po sa may San Rafael Iloilo. Shoutout po. Shoutout din po kay Kagawad Custodio Pesoy Marcon Jr., Kapitan Joselito Tolitz Tormon, Neneng Alinday Hambangan, Mawan Jr., Godopredo Pedong Casquete Jr., Alan Putot Nanot Chetae, Jason Gestoni Tormon, Menyang Mayang, Ana Mamdina, Jonek Joden, Juday Choresca, Anteng Lucy, John Ray, Marcon Bernadette, Nene Albiar, Micha Mikmik Albiar, saka Michi Marcon, at sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Kabatuan, Iloilo, shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rex Visite. Shoutout po sa inyo at maganda umaga po. Shoutout din po kay Boss Jeric Tamor, ay kay Senchan Ed Kilag, dyan po sa may Las Piñas City. Shoutout po. At sa wife po ni Sir Ernie Alapide na nasa Saudi, na si Ma'am Rosario Alapide. Shoutout po. At kay Sir Ernie Alapide, shoutout din po sa may Barrera, Lupi Camarines Sur. Shoutout po. Shoutout din po sa anak po ni Boss Joy Chua na si Christian James, VJ at Debs. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Alan Fernandez Mayonte, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Elaine Amor, dyan po sa may Riyad. At sa Amor Family, dyan po sa may Bohol. Shoutout din po kay Ma'am Anadel Tomawis Adlaw, dyan po sa may Dubai. Shoutout po sa inyo, ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Allen at Mary Joan ng Bahrain. At sa mga anak po nila na sila JP, Esel, Wada, Mia, Robert, James, Christian, Bea. At sa bunso nila sa Princess, dyan po sa may Alaminos 100 Islands, Pangasinan. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Needlebrush Tattoo. Shoutout po. Shoutout din po na kapapanganak lang po kay Baby Dave Andy. Shoutout po and welcome po sa ating Christian world po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Kunsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Liay Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilliar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abilliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya na Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss.
Pambles na Baja, shoutout po. Mang Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. O si Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kay bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, hindi ko kasi ang bedtime stories, bisita lang po siya na po. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po siya na. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo ma'am, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po siya na. Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Alzacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.